So hey, what's up guys? This is John Rich Cruz of Pure O Tattoo. And today guys, kakatapos lang natin mag-tattoo session. As in, kakatapos lang. So as you can see naman, ayan, medyo makalat pa. Ayan. As in, kakatapos lang, kakauwi lang ng client natin. So ayan, makikita niya ayan pa yung gamit ko. So, tong vlog natin na to guys is about how do I disinfect the shop after a tattoo session. May nagtanong lang sa akin sa Facebook, 2 PM, na paano raw yung safety measure, kung paano ako nakikipag-deal regarding health safety. So, sinabi ko na disinfect ako right after ng session ko. So, ito yung paano ko ginagawa. So, papakita ko sa inyo yung paano. Para din may idea yung mga clients natin and mga subscribers natin kung paano ko ginagawa. Anong ginagawa ko para sa safety ng client ko? Lalo ngayon na merong COVID. So, kung anong ginagawa natin palagi, the usual after session. So, number one is yung pag-disinfect ng shop. So, gagamit tayo ng disinfecting machine, yung fog machine. So, i-operate natin yon. Papausukan natin to for 15 to 20 minutes. So, as you can see guys, nandito kasi si Tara. Yan dyan. Yung tarantula ko, dalawa yon. So, nilabas ko muna kasi harmful sa kanila yon. So, for the meantime, kung ganito yung sitwasyon, inakit ko muna siya until matapos tong pandemya natin. So, samahan nyo ako guys, i-disinfect natin to shop. Before anything else, magsusot muna ako ng safety gears, mag-goggles ako, face mask, and gloves. So, i-keep lang natin yung aircon na nakabukas para mag-circulate din sa aircon yung usok. Sot lang muna ako ng safety gears. Face mask, gloves, and ang ating goggles. Oh, ha? Wow! Parang Ghostbuster. So, okay guys, set up ko lang yung fog machine and disinfect na natin to shop. So yun pala guys, no. After ko mag-disinfect yung fog, yung usok, tsaka ako magliligpit ng workstation para at least disinfected na yung shop, mas confident na akong kumilos. So, yun. So okay guys, inopen ko tong bintana natin, tong blinds. Kasi dyan natin papasok yung fog machine kasi kailangan kong isarado yung pinto ng shop kasi lalabas yung usok dito. Eh, marami tayong alaga dyan, guys. Ayun. So, para safe sila, dito natin yung padadaanin sa bintana. So, ito yung machine natin, yung fog machine. Ito yung pang-disinfect natin. So, i-plug lang natin, guys. I-on lang natin. And let's wait for 1 to 2 minutes para mag-green turn light. And that means na pwede na natin i-start. So okay guys, nag-green na yung ilaw. So, umpisa na natin ng disinfection. Let's go! Isisil ko na yung kwarto. Okay guys, puno na yung shop. So, in-off ko na to. Seal na natin yung shop. A few moments later. So, okay guys. After 20 minutes, buksan na natin yung bintana. So, dyan lalabas yung usok.
Naglagay ako ng electric fan sa loob, guys, para mas malakas yung buga ng usok palabas. Ito yung electric fan natin, guys. So, eh, okay lang, kita niyo naman. Sobrang usok sa loob ng shop. 20 minutes later. And that's it, guys. So, tapos na tayo mag-disinfect. So, after 20 minutes natin, buksan yung bintana at tapatan ng electric fan. And napalabas na natin usok. So, ayan. After 20 minutes, okay na. Clear na. Okay. So, yun, guys. So, yun yung way ko paano ko i-disinfect yung shop. Sana kung nanonood kayo at meron din kayong tattoo shop, and sana mag-invest din kayo para sa safety nyo, sa safety ng clients nyo. So, isang medyo mura lang naman siya, guys. Siningit ko lang sa budget kasi kailangan syempre para sa safety natin, and especially ng mga clients natin, para kampante silang makakapagpa-tattoo at alam nilang safe sila sa lugar natin, sa shop natin. So, nag-invest din tayo para sa kanila, syempre. So, yun lang, guys. Salamat sa pagsama sa akin. Kung paano ko i-disinfect yung shop ko. Sana meron kayo natutunan. And sana nasagot ko yung mga tanong sa isip nyo na kung paano nga ba. So, isang step lang to, isang way lang tong ginawa ko. Pero, syempre, basically, maglilinis pa rin tayo. Mamaya, hindi ko na iba-vlog. So, maglilinis pa rin ako ng workstation. Ilang paso, alcohol. So, yun. So, salamat sa panonood nyo. And kung di pa kayo nakasubscribe sa channel, mag-subscribe na kayo. Like, share, and comment. Kung may mga suggestions kayo, like videos, ideas, comment down below, guys, para magka-idea ko. And thank you in advance. Paki-hit na rin yung notification bell para ma-notify ka every time meron tayong video. So, see you next vlog natin, guys. Ingat kayo, stay safe, and God bless you all. Thank you!